EBM, DOH, pati na rin po ang Dole. Mag-usap-usap naman kayo at mag-coordinate kayo sa isa't isa. Marahil hindi po alam ng Pangulo. Patay-patayan kayo. Ngayon, na-expose na sa publiko ang problema. Mag-issue kayo ng joint issuance para implement ang isang bagay na noon pa ninyo dapat ginawa. Kung kailan kayo sinabihan, doon pa ninyo ginagawa yung guidelines. Kung kailan kayo pinuna, doon lang ninyo tatawagan ang mga pamilyang naulila ng frontliners na sinakripisyo ang kanilang buhay para sa bayan. Hindi naman po siguro kayo mga bata na kailangan pagpagsabihan kung anong dapat gawin, kung anong mga tama. Sa mga undersecretaries, assistant secretaries, down to the director, dyan sa mga opisina, dapat tulungan nyo naman po ang inyong mga secretaries. Hindi nila kaya mag-isa sa panahon ngayon. Gumising naman kayo. Nagtutulog-tulogan ba kayo? O nagpapatay-patayan kayo? O talagang patay na kayo? Kulang ang salapi para bayaran ang kabayanihan nila. Serbisyong maayos lang naman pwede nating maisuple sa mga nagtatrabaho para sa bayan. O ayaw nyo magtrabaho, di umalis na kayo. Ginagawa na nga ng Pangulo ang lahat. Eh, yung mga tao sa baba, ayaw tumulong, ayaw gumalaw. Umalis na kayo. Tayo. This is Derek again talking about the reality of life. And before I start, I would like to say mega shout out to all our subscribers and thank you very much to all our new subscribers. And if you're not yet subscribed, please don't forget to subscribe and don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. Ayan. Okay. Whew. Mukhang maganda tong punto ni Senator Bong Go. Ayan, DBM, Dole, and especially the OH, no, Duque, ikaw na naman. Hala, ano ba naman yan? Senator Bong Go, sana naisama mo na rin yung DOST. Tackle natin after this part. No. Abuso naman masyado naman yan, guys. No. Sino kayong mga nandiyadyaan? Diba? Sabi nga, ano bang? Galaw-galaw. Asa na? Tinatamad ba kayo o ayaw niyong kumilos o patay na ba kayo, di ba? I'm just repeating what Senator Bong Go is saying, okay? Sabi nga, galaw-galaw, pag may time, baka atakihin. Ikaw lalo ka na, Duke. Ang dami mo ng gigil na sa'yo halos ang buong Pilipinas. And sana naman, para sa ating mahal na Pangulo, sana naman, palitan mo na, napaka-incompetent niyang si Duque. Normally, ang tao hindi na talaga natutuwa sa kanyang mga pinaggagawa. Kasi, isipin mo na lang yung Duque, no? Sa Dole, sa DBM. No? Nagkasakit yung ating medical frontliners. Lumala, pumanaw, na-cremate. Sabi nga, walang libing, di ba? Na-cremate na 40 days na. Wala pa yung sinabi ng Pangulo na ibibigay para sa kanilang pamilya. Anong klase yun? Inipilit niyong baka malampasan? O ano bang plano? I don't want to make any conspiracy theories here, pero sabi nga, for the span of time, what's the plan? No plan? Or there's another plan? Another business style? Monkey business or whatever? Diba? Kasi doon mauuwi eh. Ngayon ang sisisihin na ng mamamayan ang Pangulo. Ikaw, lalo ka na, Duque. No? Konting ano naman, ikaw, DOH, di ba? Medical frontliners na nga yung apektado. Ginampanan nila yung kanilang dapat gampanan. Ginawa nila yung dapat nilang gawin. Sa kasawi ang palad. Nandoon na sila sa kamay ng ating poong may kapal.
Impact ba naman yung mga ganung bagay, hindi mo matrap, masyadong busy. Isa pa nga yung katulad niya sa pabunan antiviral na sinabi na nga, sinuportahan na nga ng Pangulo, sikasuhin nyo kasama ang DOST. Diba, intindihin ninyo, tignan ninyo. Ibig sabihin, i-prioritize ninyo. What happened? Pinilit nyong tablahin at kung ano-ano yung gusto nyong hanapin, pwede nyo naman i-assist eh. Diba? Oh, may punto naman sa interview nga nung sa pabunan, yung kay Dr. Kay Spokshari. Sinabi nilang may medical trial. Kaya nga may mga nag-comment nga sa akin doon sa aking nakaraang vlog tungkol sa FAI. Pinaliliwanag ko lang naman yung side ko. Sabi ko nga syempre kahit naman sino naman si, hindi naman porke sinabi ng kapitbahay na okay yan, totoo yan, effective yan, basta ako maniniwala nang hindi ko naman kilala, na hindi naman ibinigay sa akin ng doktor ko. Oh. So kung nandoon yung medical, yung clinical trial galing sa US, yung patent, etc., etc. So sinuport nyo na lang sana nang malaman na they have to go out of the country. Diba? Nakakahiya, nandito na sa loob ng bansa. Ang sabi ng Pangulo, magbibigay siya ng pabuya, makaka-invento. Bakit nang hinahabol niya yung gustong tsolohin na kayo yung maging bida? Huwag sanang ganun. Kasi ang nakasalalay dito, unang-una yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino. So, kung napatunayan ninyo, di sana, tinesting. Andiyan, sinubok sa strain. Kung hindi apektado, nalaman ng mamamayan. Kung apektado, nalaman ng mamamayan. Pero DOH, DOST. Kaya nga sabi ko nga, Senator Bong Go, sana dinamay mo ng DOST. Nagkasama ka dyan sa sumuporta sa FAI. But at the end of the day, kung ano-ano yung mga pinaggagawa nilang dahilan para doon sa ating kababayan na nagsasabi na may gamot sila para sa COVID-19. Tanong ko lang naman sa sarili ko, para saan ba yan? Reactive or proactive? Diba? Kasi para magkaintindihan. Kasi hindi ko na rin maintindihan masyado yung kanilang declaration eh. Diba? Saksak mo, immunosystem, lalakas. So yung wala pa, turukan na. So, pangontra nga ba siya or cure ba siya? Magkaiba kasi yun sa mga nakikinig. Magkaiba yung pangontra at yung sagamot, no? Kaya inililinaw ko lang naman yung parte doon sa bagay na yon. So ayan yung sinasabi nga ni Senator Bong Go, TBM, Dole, DOH. Kailan kayo titinag? Alam nyo, sa totoo lang kung tutuusin, no? Sabi ko nga, hindi porket mga nandiyadyaan o sinasabing kaalyado ng Pangulo, lahat kayo walang mga personal agenda. Kayo rin naman na sumisira sa gobyerno, kayo rin na nagiging dahilan, kaya nasisira ang Pangulo eh. Dahil hindi naman kayo lahat tumitinag at sumusunod eh. May mga sarili-sarili kayong ganyan-ganyang galaw eh. Ano ba talaga ang plano ninyo para sa mamamayan? Kung hindi kayo nararapat, mas maganda nang mag-resign kesa doon sa masibak. Kasi di ba, mas maganda pakinggan nyo nag-resign kasi kahit na paano, daladala mo yung sarili, yung ano mo eh, yung dignidad mo, di ba? Pero yung sinibak ka, ang sagwang pakinggan nun. Ano ba inaantay ninyo? Sabi nga ni Senator Bong Go eh, kung ayaw niyong tuminag, patay na talaga, malis na kayo. Diba? Maibigay posisyon sa mas nararapat. Yun lang naman na sitwasyon dun eh. Hindi po, ayan, sinasabi ko nga, isa ako sa susuporta sa Pangulo, pero hindi ako isa sa mga susuporta sa mga sinasabi, puro ka, mga kaalyado niya, dahil hindi naman lahat kayo pagkakatiwalaan ko. Lalo sa mga performance na pinapakita nyo. At sasang-ayon naman siguro sa akin ng marami. Suportado namin ng Pangulo. Pero kailangan ng Pangulo ng tulong ninyo para magawa ang dapat gawin para sa sambayanan. This is not a one-man job. Yun lang naman yun eh. Ikaw, Duke. Ulitin ko, kasama sa DOST. And let's hope for the best sa FAI na i-clinical trial daw or direct nang itatry sa may sakit dyan sa Indonesia. I'm not yet sure of ano ba talaga yung totoong istorya doon sa kanilang mga inaanaw sa Facebook. So, let's wait and see. Sabi nga, all for the best para dyan sa kay Dr. Willy Pabunan sa kanyang naimbentong gamot na yan. Yun lang naman ang masasabi ko. Galaw-galaw, madaling gumawa ng resignation letter kaysa naman in-announce ka sa buong Pilipinas na sinipa kayo. Okay? Ayan guys, so maraming salamat sa inyo. Sabi nga, huwag tayong huminto sa pagsuporta sa ating mahal na Pangulo. Pero nandito tayo para punuhin yung mga
nandiyan sa baba na ayaw magsitinag at ayaw magsigalaw ng nararapat para sa atin. No? This is not a one-man job, uulitin ko. Kaya nga sabi nga, magmula sa pinakatuktok hanggang sa mga barangay kagawan, yan, puro yan empleyado natin. Dahil sila yung mga nanunungkulan sa gobyerno. Kaya katuloy na sinasabi ni Tatay Digong, empleyado nyo lang ako. Diba? So ayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong walang sawang pagtulong, especially sa paghindi sa pag-skip ng ads, sa sinasabi ko nga na para doon sa mga batang nais nating tulungan, sa mga gustong tumulong ng personal, makikita nyo ang kanilang detalye ng kanilang mga magulang at kung ano kadala yung mga sakit sa ating Facebook page, Piso para sa Anghel, a Peso for an Angel. Wala po kung hinihinging donasyon, ipadala ninyo sa akin. Makipag-coordinate po kayo sa kanilang mga magulang at sa kanila nyo po ipadadala ng diretso yung kikitain ng channel ko sa inyong panonood at hindi sa pag-skip ng ads na maiipon, ipamahamahagi po natin sa kanila, i-divide po natin sa kanila kung saan man po tayo makarating. Ganun lang po, kaya hinihiling ko lang sana, don't forget to share and remind, I am not asking anything, no, it's just only a piece of your ample time. Para sabi nga, there's no money involved. The money will come from the advertisers, no? Who's sponsoring my channel. Yun lang po. Maraming salamat po. And again, this is Dad Rick talking about the reality of life. And as I'm always saying, life is not a problem to be solved, but the reality to be experienced. And again, don't forget to click like, leave your comments, subscribe. And don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. And still, always remember, COVID-19 is still here. Whatever queue are we having right now, CQ, ECQ, GCQ, MECQ, whatever. COVID-19 is still here. So if there's nothing important to go out, it will be better to stay home and stay safe. At sa lahat ng mga OFW sa unang panig ng mundo, mag-ingat po tayong lahat. At sa lahat ng ating mga pamilya na nasa Pilipinas, ingat po ang lahat. At sa lahat ng tao sa mundo, take care. God bless us all. And to my family, Mommy, I love you so much. And to my two kids, Days and 3H, I love you very much, guys. And again, pagpalain tayo nawa ng poong may kapal. God bless us all.